Good morning, guys. How are you today? So, time check tayo. It's 11:16 in the morning. So, we're just walking here in Avenida. So, not too bad. It's a bit morning windy today. Masyadong malakas ang hangin, guys. Today, meron tayong two rules na bagong labas at bagong, what do you call this? Bagong rules, yeah. Ngayon, kahit saan kayo pumunta, kailangan nyo naka-mask. Yun yung number one. Anywhere you go, even in the bars, restaurants, and everything, you need to wear a mask. Kahit saan kayo pumunta. The second one is, no smoking allowed. Every part of Lanzarote din ang no smoking allowed. Ewan ko, baka may part sila na pwedeng mag-smoke, but sa nakikita ko, wala, kahit isa. So, good for the people to smoke, and good for the people to stop smoking, di ba? Good for everyone. Yun ang two rules na bagong nilabas ngayon ng government. So, bear with us. Every time we come here, you need to put a mask on. Today, masyadong tahimik ngayon. Mga siguro about 40% lang ng tourist meron kami ngayon sa Lanzarote. Very quiet, guys. Even in the evening, naku po, may walang tao. Kawawa yung mga small businesses tsaka yung mga kabubukas pa lang na business ngayon. Wala, sarado agad. Walang tao, walang tourist. So, yun. Pero yung Avenida, always Avenida Puerto del Carmen, medyo buhay naman, hindi naman sila as in sarado lahat. This part of Avenida, medyo buhay sila sa gabi. Makikita nyo ba yung parang stage sa labas? Dalawa rin ang purpose niyan. Isa para sa distance. Pangalawa, para ma-accommodate lahat ng tao. And the bad thing about that is nawala ng halos 15% ng parking dito sa Avenida. Nakuha nila lahat yung mga stage niyan, yung mga restaurant. Napapansin niyo, hindi ako naglalakad doon sa kabila kasi umiiwas din ako sa tao dahil alam niyo naman, we have 59 confirmed cases right now. So, medyo nag-iingat-ingat din ng konti dahil alam niyo na, meron akong baby sa bahay at for own sake din naman. Thank you.
medyo may kalima ng konti. Hindi mo makita yung kabilang island. But anyway, we're approaching now Centro Atlantico. Sa 59 confirmed cases naman, isolated sila sa bahay, in a house, for quarantine. Yun ang nabasa ko sa latest news dito sa Lanzarote. Medyo okay sila sa araw, pero pag nakita nyo sa gabi, parang, di ba? Some restaurants are closed, and some restaurants have few tables. Hindi siya kamukha nung dati na halos hindi na magkasayang tao dahil punong-puno ng mga restaurants. But now, tourists are a bit low. So, sad to see this, no? Pero ito lang ang di bukas dito sa Centro, I mean, the yung pinaka front ng Centro Atlantico is yung Tequila Bar. Ewan ko, magbubukas sila o nire-renovate. I don't know. They've been closed for a couple of months since lockdown. You know, dati-dati, pag naglalakad ka dito, ang daming tao dito sa binida. Yung halos mag-excuse me ka pa para makadaan ka. But right now, it's bad. Well, not too bad. It's just quiet. Very quiet. So, American Indian, guys. Nagbukas na sila. About 3 days ago, I think. Kawai-kawai mo lang mga job. Good morning from Lanzarote. Part ng binida na to ginagawa siya kasi parang ano nagla-landslide dito sa may gilid, kaya it's been closed for 2 years and now they start to doing it na.
mostly ng tourists right now is Spanish guys. Spanish guys. I mean, Spanish people. Yun, yun ang maraming tourists kami ngayon. Spanish. Yung Italiano, hindi pa sila bukas, but yung the Buffalo and the Cantina, parehang ano, parehang most rival. Padamihan sila ng tao. Yung stage na yun, sinasabi ko sa inyo na nawala yung parking dahil doon. Siguro sa ganyang kahabang stage or yung platform na ginawa nila, maybe mga 6 to 7 cars ang makakapark dun. So less traffic, di ba? But for some reason, they need to put that for the sake of the people, which is good, di ba?